Hi guys, welcome back to my channel. This is Joe Kuya A. Please don't forget to like, click, and subscribe. So once again, I will be sharing with you an unwrapping video. So, dumating ngayon to. Sinundo ko siya kanina. So, I got this from a friend of mine. Lumipat kasi yung mga apo niya abroad. So, sa kanya, machinery ito na sa akin kung interested ako. Hi, Sister Nena, thank you for sending me this. So, ito, itong dalawang wands na to, part siya nitong Harry Potter movie poster, postcards, wands, and collector album. So, the ultimate collection. So, meron siya mga inside, meron siya mga postcards, posters, and so, naayos ko siya based doon sa pagkakasa, sa sequence niya during sa movie. So, part siya niyan. Unfortunately, ang dumating lang ay yung Harry Potter one at saka Dumbledore's one. So, dapat may Voldemort's one pa siya nakasama. So, dapat tatlo siya. So, kay Harry, kay Dumbledore, and kay Lord Voldemort. Yan. Yan lang. Ganun pa man. Iba pa rin kasi license siya. So, from Warner Brothers Studio. So, Warner Brothers Studio. So, hindi niyo po na itatanong, marami din ako mga collection ng wands. Diba? Na, yung iba in order ko online. Yung iba naman regalo sa akin ng dad ko. Like, these two. This is supposed to be Ron's wand. Tapos, this one naman ay kay Voldemort. Kay Lord Voldemort. Regalo siya sa akin by my good friend si JJ and si Jamie na during my birthday last year, I believe last year nila ito binigay sa akin. So meron naman akong like this, okay, Umbridge wand. So I purchased my wands online, salamat, sabi mo salamat Shopee. yung iba naman ay from a gift from my dad. Which comes in nice boxes. So, unfortunately, hindi ito yung mga legit ones na license ng kagaya nung nakikita natin sa Noble Collections. So, talagang expensive. So, dito kasi sa Pinas, medyo mahirap maghanap ng mga ganong klase ng items na talagang expensive siya unless pupunta ka abroad. So, talagang ang role ng isang collector ay maghanap ng tamang paraan para kung paano ka magkakaroon ng mga items na magical items. Ganun pa man, na hindi man siya ganun, ano, let's say classic, class B replicas, class A replicas, maybe some. As long as nandun yung passion mo, I think the magic still remains in there somehow. Sa, kaya yung mga ganito, mostly ang mga license item na nandito, puro books, stickers, mga laruan, yan. Pero yung mga ganitong ones, mahirap. So, unless pupunta ka or kumikakilala ka abroad, yung kakakalang pwede makapagpabili, makapag-purchase. So, kung order ka naman online, talaga ang mahal niya, talagang gagastos ka. Pero syempre, kung practicality. Iba nandun yung excitement. Hindi lang basta bili ka ng bili. Always the story behind kung paano mo na-purchase. Although, gusto ko pagdating ng araw, gusto ko magkaroon din ako ng wand ni Harry, ni Ron, and Hermione. Kaya hindi ako bumibili online nung tatlong wands na yun. Kay Harry, Ron, and Hermione. Kasi gusto ko ako yung mismo pupunta doon para bumili ng wands na yun. So, hopefully, someday, who knows? So, ano na natin? Mag-unwrap na tayo.
So, una ko munang reviewin yung kay Harry Potter na wand, no? So, actually, this is my very first replica, toy replica ng Harry Potter wand. So, maganda yung detail niya. Iba talaga pag, ano, pag license. Kita mo yung details niya. Yung bark light. Close up natin. Mag-focus. So, yung parson twigs, bark na yung tree. So, ito yung palang yung Harry Potter wand. Or, I mean, wand of Harry Potter. Na replica na meron ako. So, punta naman tayo din sa wand ni Dumbledore. So, yung wand naman ni Dumbledore, I got 3 already. So, pakikita ko muna sa inyo yung iba. So, first, this one ay regalo sa akin ng dad ko. So, dati kasi hindi naman talaga ganun pa ka big deal yung mga wands. Talagang lately lang siya eh. Actually, nung nagkaroon na lang ng I believe Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, nung nagsimula sila magkaroon ng mga designer's wand na talagang nagre-reflect ng characters ng bawat wizard o witches ng Harry Potter. As you can see, so this is my very first Dumbledore wand na na-receive. So, ang wand ni Dumbledore, ginamit din siya ni Gellert Grindelwald sa Fantastic Beasts. So, very noticeable siya even from afar dahil din sa shape niya. Actually, nung dinesign nila ito, dinesign nila yung wand ni Dumbledore, hindi nila expected na hanggang sa mga susunod na pelikula, magiging trademark yung itsura niya, yung structure ng wands niya na meron siya mga nodule. So as you can see, this is another replica ng Dumbledore's wand. Pero the painting is not that great sa kanya. Ano? Pero although, yung size niya is a bit shorter than the original wand, I'd say. Saka yung mga nodules niya na parang beehive. Yun ang may mga nodules siya. All these nodules sa pinaka And then, nitong huli, nung naus na yung mga online, meron na mga resellers online ng mga premium ones. They call it premium ones. Pero hindi ito yung mga authentic na ones. Talagang mabibili mo lang siya sa mga online na minsan siniship abroad. So, ship overseas, pero hindi ito yung kasing quality ng Noble Collections. So this is my second one. I ordered it online. It came with a card, Dumbledore's card. Ganda ng foiling. This is the second Dumbledore. Although, mas okay ako kay Richard Halifax. Okay, this is Michael Gambon. I think nung nag-portray siya as Dumbledore sa Half-Blood Prince, talaga okay na siya. Maganda yung character. Maganda yung kaka-portray niya ng character. So, I've been with this Dumbledore's wand for quite some time na. Pag nanonood kami ng movie ng sister ko, ng Crimes of Grindelwald, dala-dala pa namin ito. So, it has a good length to it. Diba? Ito po mga 13 inches perhaps. Ganun yung size niya. Saka nakuha niya yung tamang mga runes and markings. The nodules. Diba? So, iko-compare natin siya dun sa Warner Brother version na one na kasama niya ang The Ultimate Collection. So, it's a smaller version. It's a toy version. So, ito yung kasama. So, mas kawig, di ba? Mas kawig siya compared din sa first one that I got. Color. The color is pretty different. Nice.
Meron pa ako mga ibang ones. Share ko sa inyo siguro sa mga susunod na pagkakataon. I've got the Delatrix ones, the McGonagall's ones, and also I got Bones one, and yes, Professor Umbridge. So, kahit kontrabida si Umbridge, ano po, meron siyang gustong-gusto ko siya. Bilang kontrabida. That's it, guys. So, thank you for watching my very, very quick and rapid video. So, sayang, wala yung one ni Lord Voldemort, but to have yung kay Dumbledore and kay Harry. Okay, who knows? Baka one day, makita ko ulit. Makakita tayo na ano, makomplete din natin siya, di ba? Nandun yung challenge na hindi lang tayo basta labas ng labas ng pera, bilhin ng bilhin. So, iba pa rin yung excitement pagka sa paghahanap as a collector. So, nandun yung passion. Masarap sa puso, who knows? Diba? At tulad mo kay, pero yung kay Harry, Ron, Hermione, hopefully someday, I'll be able to visit the Wizarding World of Harry Potter in Orlando or maybe in Japan. I believe magbubuka sila ngayong 2023. So, sana pag mapagbigyan tayo, diba? Bigay sa atin, why not? So, once again, this is your Kuya A. So, please don't forget to click like and subscribe to my channel. See you again on my next video. Bye!